Sabi nila na kapag bibigay ng aliw sa mga bata ang mga payaso o clown dahil sa kanilang itsura, hindi maipaliwanag na kaligayahan ang nadudulot nila sa mga bata. Minsan pa nga'y makikita mo ang ngiti ng mga ito na umaabot hanggang tenga. Kasiyahan daw ang simbolo kasi ng mga ito. Pero ibahin niyo ako, hindi lahat ng payaso ay nakakatuwang tingnan dahil sa likod ng puting mukha at pulang ilong nila ay nagkukubli ang mabangis na hayop na handa kang lapain sa tuwing sila ay gutom. Umaga ng Mayo, dumaan sa bahay namin si Andre para ihatid ang isang liham. Nakatutuwang makita roon ang kanyang mukha at ilang detalye sa likod nito na hindi ko alam kung para saan. Magandang umaga, Andre! Bati ni Nanay Wendy na siyang nagbukas ng pinto habang nasa tabi ako. Kumaway muna sa akin si Andre at saka pumaling kay Nanay. Ah, magandang umaga rin po, Aling Wendy. Tugon niya. Ipinapaabot po pala ito ni Mami para po ito sa kaarawan ko na gaganapin sa Linggo. Paliwanag niya at saka iniabot ang liham. Kinuha iyon ni Nanay at mariin ko lang tinitigan at iniisip kung ano ang laman nito. Punta ka rin ha sa birthday ko. Maraming pagkain kaming inihanda at saka meron ding clown. Masayang sabi pa niya. Napaisip naman ako tungkol sa huli niyang sinabi. Hindi pa kasi ako nakakakita ng payaso sa tanang buhay ko. Siguro ay nakakatuwang tingnan iyon dahil imbitado yon sa kaarawan ni Andre at nag-abala pa siyang ipaalam sa akin. O sige, mauuna na po ako, Aling Wendy. Bye-bye rin. Asahan kita ha, dadalo ka sa birthday ko ha. Panghuling anyaya niya at saka umalis na rin. Matapos iyon ay iniabot ni Nanay Wendy ang liham sa akin at dali-dali ko naman itong binuksan dahil sa kuryosidad. Mula sa loob, nakita ko ang isang papel na naglalaman ng mga detalye tungkol sa gaganaping selebrasyon sa araw ng Linggo. Sa hapon po pala gaganapin kaarawan ni Andre? Untag ko. Maganda na rin yon para hindi gaanong mainit. At kung gagabihin man kayo, ayos lang dahil malapit lang naman at saka nakakasigurado akong ligtas ka. Sagot ni Nanay Wendy. Napakunot na lamang ako ng noo dahil nagtaka ako sa kanyang isinagot. Ibig pong sabihin, hindi niyo po pala ako sasamahan doon? Ano ka ba? Children's party yun. Mahirap na at baka makagulo lang kaming matatanda doon sa kasiyahan ninyong mga bata. Huwag ka mag-alala. Iahatid na lang kita doon sa araw ng Linggo ha. Paliwanag pa niya at saka dumako sa kusina para magluto. Naalala kong bigla ang sinabi ni Andre tungkol sa payaso. Unang beses ko palang makakakita noon kapag nagkataon at ngayon lang din kasi ako nagkaroon ng pagkakataon na maimbitahan sa isang selebrasyon ng kaarawan kung kaya't wala talaga akong ideya sa mga payaso. Madalas kasi ay inihahatid na lang sa amin ang mga handa dahil magiging malaking abala pa raw kung gagawa sila ng party. Nay, ano po pala yung payaso? Tanong ko kay Nanay Wendy na abala na ngayon sa paghiwa ng mga sangkap sa kanyang lulutuin. Kumarap muna siya sa akin bago sinagot ang tanong ko. Payaso? Hindi ka pa rin ba nakakakita nun? Tanong niya. Umiling ako at nagkibit balikan. Mga taong may makakapal na makeup yun, tapos mapupula yung ilong nila. Tsaka karaniwan sila nakikita kapag may birthday,
Mas kadalasan nagpapatawa sila kung hindi man nagmamagic. Kaya lahat ng bata gusto ng clown. Kinagigiliwan kasi nila sila. Paliwanag ni Nanay Wendy. Napapatango na lang ako habang inilalarawan ni Nanay ang itsura ng payaso. Naiisip ko pa lang ang itsura niya ay natatawa na ako. Hindi na tuloy ako makapaghintay na makakita ng isa. Sumapit na ang araw ng Linggo. Tulad nga ng sabi ni Nanay, inihatid niya lang ako sa venue. Kita ko doon na puno ng makukulay na lobo ang paligid at saka na mga banderitas na makukulay na hugis at sulok. Nagsasayawan pa ito sa hangin. Puno na rin ang mga bata ang lugar na masayang naglalaro. Hindi rin sila nagkulang sa dami ng pagkain. Bilin sa akin ni Nanay. Babalikan na lang kita pagkatapos, basta huwag kang makulit dito. Tumango ako sa kanya at saka ngumiti ng malapad. Oh, maiwan na kita. Pagpapaalam sa akin ni Nanay kaya naghanap na rin ako ng maaaring upuan. Ilang hilera rin ang upuan na pwedeng maupuan ng halos 50 bata. Napagdesisyonan ko na lang na umaupo sa pinakasulok malapit sa pintuan palabas. Bale, tatlo kasi ang gate nila Andre palabas. Isa ay iyong pinasukan ko, ang isa ay sa likod bahay nila at ang isa naman ay iyong malapit sa akin. Nagsimula na ang selebrasyon nang bigla ay nagpatugtog ng children's song. Nakakatwa ang mga bata sa unahan ko dahil sumasabay sila sa saliw ng tugtugin. Hindi ko na malaya na pati ako ay napapasabay na rin pala. Maya-maya pa ay may lumabas na dalawang lalaki. Marahil ay ito na ang tinutukoy nilang payaso mula sa description ni Nanay Wendy. Tumumpak sa kanilang dalawa ang pagsasalarawan dahil pula ang kanilang ilong at may makakapal na make-up sa mukha. Nakasuot din sila ng makulay na wig, samantalang ang isa pula at yung isa naman ay dilaw. Halos umugong ang venue dahil sa lakas ng tawanan namin nang lumabas sila. Kahit nga ako ay hindi ko napigilan ang matawa nang makita sila. Magandang hapon mga bata! Pati nilang dalawa sa masiglang paraan. Sabay-sabay naman naming tinugunan ang kanilang magandang hapon nang nakangiti at pumapalakpak pa. Mukhang naging mas aktibo ang lahat dahil sa mga payaso. Batiin na muna natin ang pinaka-espesyal na bata ngayong araw, si Andre Alegre! Sabay-sabay tayong kumanta ng happy birthday to you, dali! Utos nila sa amin. Sinunod naman namin ang nais nila at sabay-sabay kaming kumanta at saka pumalakpak pa. Binabaling pakanan at pakaliwa rin namin ang aming mga ulo. Natapos na kaming magsikantahan at nagpasalamat naman si Andre sa mga sumabay para patiin siya. Gutom na ba kayo? Ani ng isang payasong may dilaw na buhok. Tumango naman kaming lahat at saka nagtawanan pa. Eh, maya-maya na! Pupusugin na muna namin kayo ng magic! Wika ng isang payasong nakawig ng pula. Bulong ko na lang sa aking sarili. Magic? Halos mamilog pa ang aking mga mata dahil sa sobrang excitement. Isa rin kasi iyon sa mga hinihintay ko. Nagsimula na silang magpakita ng magic tricks. May hawak yung isa ng panyo na bigla na lang nawawala kapag sinusuksok niya sa nakakuyom niyang kabilang kamay, habang ang isa naman ay biglang may hinihila mula sa kanyang bibig na mga panyo. Minsan ay gumamit sila ng mga baraha na bigla na lang dumarami at naglalaho. Kakaiba ang lahat ng kanilang ginagawa, kung kaya't lahat kami ay tutok na tutok sa panunood. Sa tansya ko ngay, parang walang pumikit at ayaw nilang makaligtaan kahit na isang eksena. Lahat kami ay namamangha at nabibighani sa kanilang ginagawa. Dinaig pa nila ang mga nakikita ko noong magic sa telebisyon.
Matapos ang magic nila ay tumugon naman kami ng masigabong palakpakan. Hindi rin talaga maikubli ang mga ngiti sa labi ng bawat isang nandoon. Oh, syempre pagkatapos ng magic, magjo-joke naman kami! Sabi ng dalawang payaso. Oh, sige ha. Oh, ano ang tawag sa isdang nagkakarate? Sabay-sabay naman kaming tumugon ng ano daw? Eti tilapia! Saad nila at saka nagkunyari pang nagkakarate. Hagalpat kaming mga nasa venue. Nagpatuloy sila sa pagjo-joke hanggang sa halos maubusan na kaming lahat ng hininga. Ang iba naman ay pinapalo na ang upuan ng nasa harapan nila dahil sa sobrang saya na hindi nila mapigil. Bago matapos ang presentasyon nila, ay inanyayahan nila si Andre na pumunta sa harap. May ibinulong sila rito kaya hindi namin naririnig ang kanilang pag-uusap. At matapos yun, ay bumaling na sa amin ang dalawang payaso. Oh, maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay naligayahan kayo sa kaarawan ni Andre. Saad ng dalawa at saka nagpatugtog na ng malakas. Nagpaalam na sila at isinama nila sa pag-alis si Andre. Hindi ko na malaya ng oras. Halos lumutang na pala ang buwan sa kalangitan. Sakto lang naman dahil kainan na rin at pagkatapos ay may mga palaro pa. Hindi ko inaasahang magiging ganito pala kasaya ang selebrasyon na ito. Habang nasa kalagitnaan na ako ng pila para kumuha ng pagkain, naramdaman kong sumasakit ang aking panto. Agad akong naghanap ng malapit na banyo at naalala ko palang hindi ko kabisado rin ang bahay ni na Andre. Sinubukan kong hanapin ang mga magulang niya, pero bigo ako dahil maraming tao sa venue. Marahil din ay abala ang mga ito sa pakikipag-usap sa kanilang mga amigo at amiga. Pumunta na lang ako sa likod bahay nila. Siguro naman ay walang makakakita sa akin doon at wala na rin naman kasi akong magagawa dahil nagre-reklamo na rin ang aking pantog. Kaysa naman sa magkaroon ako ng sakit sa bato, kaya mabuti na lang na diligan ko na lang ang mga halaman nila sa likod ng bahay. Dali-dali akong pumunta roon at bigla ko namang nakita doon ang dalawang payaso na kasama si Andre. Kahit na medyo nakakaramdam ako ng sakit sa pantog, ay inusisa ko ang kanilang ginagawa. Kausap nila si Andre. Saad ng payasong may kulay dilaw na wig. Lika na, sumama ka na sa amin. Habang paulit-ulit nilang sinasabi iyon, ay napapansin ko ang isang bagay na nasa harapan niya. Hindi ko maaninag dahil sa distansya, pero nakasisigurado ako na may lace iyon at may nakasabit na bagay na parang hugis bilog doon. Nakakatakot ang mga poses nila na tila nang aakit. Nakalimutan ko na tuloy ang nagrereklamo kong pantok dahil sa sobrang atensyon na ibinigay ko sa kanila. Muli pang ulit nila. Halika na! Sumama ka na sa amin! Matapos yun ay humakbang na sila papalapit sa pintuan palabas. Nagtataka naman ako nang biglang sumunod sa kanila si Andre. Sumunod ito hanggang sa kanilang paglabas. Pakiramdam ko ng oras na iyon ay may mali sa aking nakikita. Lumapit pa ako ng bahagya para mas mapakinggan ang pinag-uusapan nilang dalawa. Sabi ng payasong may pulang wig, "Jackpot tayo sa batang to! Parang bigati ng mga magulang eh!" Doon na ako lalong nagtaka. Bakit nila sinasabing jackpot si Andre? At ano naman kung bigati ng mga magulang niya? Nakakasiguro ako na may mali nga sa nangyayari. Maya-maya ay isinakay na nila si Andre sa van.
wala naman akong nakitang pagrereklamo kay Andre. Gusto ko sana silang pigilan, pero pakapati kasi ako ay matamay. Naisipan ko na lang na bumalik sa venue para makakain nang bigla ulit sumakit ang aking pantog. At ito na nga, pakiramdam ko ay lalabas na sa pagkakataong to ang aking jingle. Bumalik ako papunta sa likod bahay. Wala na rin naman siguro doon ang mga payaso at si Andre. Dahil sa pagmamadali ay hindi ko na malaya ng taong nasa harap ko. Natumba ako dahil sa impact at napaupo, at nang tignan ko mula paa hanggang sa ulo ay napatanong ito. Nagmamadali ka ata? Tanong sa akin ng aking nabangga. Hindi naman ako kaagad nakaimik sa tanong niya nang makilala siya. Yun pala ay ang payaso na may dilaw na wig. Naroroon pa rin pala sila at mula sa nakikita ko, hindi pa pala nakakaalis ang van nila. Kitang-kita ko kasi ang isa pang payaso doon na nakasakay at maging si Andre. Si Andre, nakita kong humihingi na ng saklolo. Hindi naman kaagad ako nakakilos. Pakiramdam ko ay naging bato ako sa kinauupuan ko. Gusto ko sanang sumigaw upang makahingi ng tulong, pero parang tila umurong ang dila ko. Sabi ng payasong may dilaw na wig, sabay hawak sa aking buhok. Sa susunod ha, mag-iingat ka sa nilalakaran mo. Umupo pa siya sa aking harapan at nakipagtitigan sa akin. Kabadong-kabado ako dahil baka isama niya ako sa van. Bumalik na siya sa van at nakita ko pa silang nagtalo. Marahil ay dahil sa akin, dahil nakita ko ang ginawa nila kay Andre. Sinigurado naman ang isang payaso na hindi ako magsasalita dahil sa takot ko. Matapos dun ay umalis na sila. Hindi pa rin ako naaalis sa kinauupuan ko. Pilit ko pa rin dinadigest kung ano ang tungkol sa nakita ko. Hindi ko naman namalayan na basa na pala ang pantalon ko dahil sa ihi. Naihi na pala siguro ako dahil sa sobrang hilakbot ng pagkakataong yun. Unang beses ko lang din kasi na makakita ng ganoong senaryo. Matapos ang selebrasyon ay naroroon na sa labas si nanay para sunduin ako. Napansin niya na tila tuliro ako at wala sa sarili. Tinanong pa niya ako kung ano nangyari, pero sinabi ko na lang na dala ng sobrang pagod. Nang gabi ring iyon ay napang-alaman ni na Mr. at Mrs. Allegre na nawawala si Andre. Nagpatawag pa sila ng mga pulis para lang hanapin ang kanilang anak. Nananatiling tikom ang bibig ko sa tunay na nangyari dahil ayaw kong masangkot sa ganoong sitwasyon, lalo na at bata lang ako. Ano bang maipaglalaban ko? Dumaan ang ilang araw. Hindi pa rin nila nakikita si Andre. May natatanggap naman na mga mensahe ang mag-asawang Allegre na mula raw sa kidnapper na nanghihingi ng 1,000,000 kapalit ng kanilang anak. Ngunit sa tuwing itetext naman daw sila, ay hindi sumasagot ang mga ito. Ang huling nabalitaan ko na lang, natagpuan ang bangkay ni Andre. Nakita raw ito na palutang-lutang sa isang ilog sa Maynila. Base sa pagkakalarawan ay wakwak daw ang tiyan nito at tila kinuha ang mga lamang loob. Nauso tuloy ang kwento tungkol sa mga sasakyan na may lula na mga lalaking kumukuha ng bata para ibenta ang mga lamang loob sa black market. Naisipan kong tumalaw sa huling burol ni Andre. Siguro sa ganoong paraan ay mapapatawad niya ako, at alam ko naman na maiintindihan niya ako dahil tulad rin niya akong bata.
kasama ko si Nanay Wendy nang tumalaw. Hinayaan niya na muna ako natignan ang katawan ni Andre sa kabaong dahil makikipagkwentuhan daw muna si Nanay sa ibang mga kapitbahay na nandoon. Naawa ako nang bigla nang makita ko ang walang buhay na katawan ni Andre. Kalunos-lunos ang sinapit nito. Inisip ko habang nakatitig sa kanya. Ano kaya ang nangyari sa kanya kung sinabi ko ang totoo sa mga pulis? Nakaligtas kaya siya? O baka katulad ng nangyari sa kanya ang sasapitin ko kung sakali? Maya-maya ay naramdaman kong nagre-reklamo na naman ang pantog ko. At dahil nga sa hindi ko naman alam kung saan ang banyo, ay pumunta ako sa likod bahay. Napatigil akong muli nang madatnan ko sina Mr. at Mrs. Allegre na nag-uusap. Saad ni Mr. Allegre habang hinihit-hit ang hawak na sigarilyo. Buti na lang namatay na ang batang yan. Tugon naman ni Mrs. Allegre na tila nagre-reklamo. Nako! Tagal naman kasing namatay ng batang yan. Sakit lang yan lagi sa ulo eh. May kirot na biglang humaplos sa dibdib ko sa mga sinasabi nila. Naalala kong bigla ang sinabi sa akin ni Andre nang minsan ay maglaro kami. Nasabi niya sa akin na anak siya sa labas. Hindi ganoon kaganda ang trato sa kanya ng kanyang ama dahil anak raw siya ng hardinero. Samantala ang kanyang ina naman ay sinasabing isa siyang malaking kasalanan. Sino bang uto-uto ang magbibigay ng 1 milyon para lang sa batang yun? Dinig ko pang sabi ni Mrs. Allegre. Ngayon ay naiintindihan ko na. Naging malinaw na sa akin ang lahat. Instrumento lang ang payaso sa pagkakamatay ni Andre, pero ang mismong pumatay pala talaga sa kanya ay nasa mismong tahanan nila. Naging isang malaking palabas lang ang kunwari ay paghingi nila ng tulong sa pulis. Maging ang kunoy text messages na nakukuha nila mula sa kidnapper. Isa pala itong malaking kasinungalingan. Simula rin ng araw na iyon, hindi na ako pumunta kahit sa ang birthday party. Napawi na rin ang ngiti ko para sa mga payaso dahil sa takot na magkita muli kami ng mga dumukot at umaslang kay Andre.